Good morning, guys! Hello, mga classmates! Hindi na ako nakapag-update sa inyo kahapon kasi ang dami naming mga ginawa rito sa school. As usual, kami ay nag-damo. Nagtanggal kami ng mga damo kahapon. So, ang ating activity ngayong araw, ang gagawin namin, nakikita po ninyo ito. Itong area na ito, nakatiwangwang na lupa. So, napag-desisyonan po namin na tambakan ito ng mga lupa, ng mga loam soil. No, at dito natin ilalagay yung ating mayana. So, halio kayo mga classmates. Samahan ninyo kami para sa gagawin nating paglilipat-tanim. Okay? Kailangan natin gamitin yung space na kung saan nakatiwangwang na naman siya. Gamitin natin para mapakinabangan, guys. Dito pa pala yung mga bato. Okay na yan. Mapapunin naman yung ano lang yung mayana. Kagaya nga po ng sabi namin sa inyo mga classmates, lahat ng mga lupa sa school na nakatiwangwang na pwedeng pagtaliman, pagtaliman po natin. Gagamitin natin guys yung pinag-aralan natin. Huh? Hi guys, ayan na. Medyo hiningal ako sa paghahakot. Grabe, alam mo ninyo yung lupa na hinakot ko kanina, napakabigat. Siguro mga 10 kilos. 9 to 10 kilos po. Ranges 9 to 10 kilos per. Bali, ang gagawin po natin ngayong araw ay yung pinaugat natin na mayana ng mga nakaraang araw. Ilang days, ma'am, bago nagkaroon ng ugat? 8 days na, sir. 8 days.
ma'am. So napatunayan no natin na pwede talaga kahit dahon na magkaroon ng ugat yung mayana kahit dahon. Kaya nga nagbabalik nga po kami na pakita na din sa camera, sir. Sige, ma'am. Welcome. Kita yung ano, kita ulit. Pakita mo nga, ma'am. Okay. Ayun. So meron talagang okay. Ugat. Alam nyo, guys, itong magiging sistema natin. Yung habang nilalakaran diyan, kasi yung mayana po, di ba, napaka makulay. No. Makulay siya, magandang makita diyan sa ating garden. Naghahanap pa nga po kami ng iba pang variety ng mayana. Ewan ko kung gaano katotoo na merong mayana na color blue. Meron, sir. Meron ba, Ate Rose? Meron. Saan ka nakita? Sa Cavite. Sir Jeff? Yes, ma'am. Hindi lahat ng dahon mag-uugat, ha? Yung mga magulang na part lang, yun lang yung nag-ugat. Yung medyo napita sa ating mura, nabubulok siya. Isang tip ulit po yun. Huwag pitasin na hindi pa siya magulang. Okay. So, yun nga po yung sinasabi po namin sa inyo. Lagi ho naming pinapaalala sa inyo na kami ho rito sa school, hindi ho kami mga eksperto. Okay. No, trial and error lang din po kami, kagaya ho ninyo ng mga plantito, plantita. Okay. Ang biroan nga ho namin, kami naman ho yung mga plant teacher. No. Kasi yung paghahalaman naman po namin, maliban sa ito yung inassign sa amin, na isang way rin ho para ma-cope namin yung stress para sa mga paperworks, sa grades ng mga estudyante. Okay! Relaxation din ho namin ito eh. Kinulang mo kami ng mayana. Kaya ito, mag-cultivate dito si si Ate Rose. Kukuha siya. Mas mabilis bang tumubo na fresh cutting? Kagaya nga ng sabi ni Ma'am Delim, na i-observe natin ano ba yung yung bagong pitas o bagong putol na mayana, anong mabilis. Nandun sa ma'am, sa lost and found. Ayan ho yung finished product. Observe natin kung ilang araw. Tingnan ho ninyo ito, guys, classmates. Tingnan ninyo. Dahon lang ho yan, ha. Dahon lang yung nilagay namin na yan. Pero napaugat namin. I-update po namin kayo. Okay. Nakita lang namin sa inyo itong sprayer nito eh. Napili ni Ma'am Delim ito sa Lazada sa halagang 100 pesos ba? Magkano? Yes, sir. 100 pesos. Kung gusto mong bumili, paki-comment lang po, ibibigay namin yung Lazada store. Well done. Yan. Pansin niyo ninyo, maganda ho itong sprayer na to para sa mga bagong punla, bagong tanim natin kasi hindi pa kailangan ng malakas na pressure ng tubig. Iwas lunod, sir. Okay. Doon sa kabila, sir, ganyan. Kaya nagpabili na lang. Ang purpose niya, tinan ninyo, para mas malakas ang pressure. Okay. Yan, ipipidal-pidal din lang hanggang maubos.
the same time, lumalaga yung muscle mo. Kakabomba. Ubusin lang natin ito. Kailangan ubusin mo yung isang bote dyan. Kasi malulunod si halaman kapag directly sa hose natin lalagay. Hindi naman mo pwede natapo kasi kanina yung person naman. Malakas din yung person ng tabo. Kagaya nito oh, asan ba yan? Ate Rose, kagaya nitong halaman na to, kung gusto mo siya dumami, ito, this one. Ang tawag dito? Ito, sir. Welcome plant. Ang welcome plant na yun, pwede mong putulin at ibabad muna sa water. Kaso parang 3 linggo bago siya magkaroon ng ugat. Okay. Oh, good. Patilog-bati natin. Meron na. Nakita mo. Okay. Ayan, oh. Meron na po. Well done. Ay, ano ba tawag dito? Panibagong daon ng alugbate. Ayan, mag-iingyari dyan. Ang kangkong din po. Meron. Dahil halaman po yan na humahaba o gumagapang, pabagsak po yan kapag tuloy-tuloy ang pagdahon niya. Kung magugulay tayo, ikitasalan tayo. Yes. Ate Rosa, dyan may balik ka sa ano. Kamustahin natin si Ampalayang Naputo last time. Eto siya oh, charan! May bunga na po. May bunga na rin sa taas. Medyo maliit pa lang. Tapos ka na dyan, sir? Okay. Next Saturday bukas, pwede siyang diligan ulit. Next Sunday. Monday. Dapat Sunday. Every other day dapat. Ano yung pinagkakaguluhan yung dalawa dyan? Itong aming fertilizer. Yan. Bali yung paggawa namin po ng fertilizer. Pinakita ko na po yan sa inyo eh. Last time? Sa nakaraang vlog natin. Binabad muna namin yung fertilizer ng magdamag. Bago namin binabad. Tumatagal lang tumatagal. Mas maganda ngayon sir eh. Na, tumatagal lang tumatagal, gumaganda nga yan eh. Kaso bumabaho siya ng bumabaho gawa nung natural substances na meron siya.